subscribe. Hello mga kahugot, welcome po muli sa Bono's Love 2 para po sa ating programang DKB, Dear Kuya Bono. Lahat naman siguro ng umibig ay nakaranas maiwan. At ang bawat pag-iwan ay bumuo ng isang kwento. At kasama dito ang kwento ni Darianne. Pero bago ang lahat, happy birthday muna kay Isaac, ang forever ni Darianne, na siyang may-ari ng kwentong inyong matutuhan ngayon. At saka, happy mansari din sa inyo. I guess it's your third anniversary, tama ba ako, or fourth? Anyway, mga kahugot, narito na ang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Darianne, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, The Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, ang aking taus-pusong pagbati sa lahat ng kahugot. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Dari ang palayo ko. Hango sa buong first name ko na Darianne, na hango naman sa pangalan na aking butihing na mayapang Lolo Dario at Lola Anita. Nagmula po ako sa pamilyang may kaya, pero hindi po kami yung tipong snob at spoiled brat. Napalaki kami ng tama ng aming mga magulang at sila ang nakaranas ng kahirapan noon. Sila lang ay nagsikap kaya't nung mamulat kami magkakapatid ay may kaya ang kinalakhan naming pamilya. Madisiplina din ang aming mga magulang. Yung ibang magulang kung minsan tatay ang stricto tapos konsintidor ang nanay. Sa amin hindi. Pareho silang stricto at disciplinarian kaya't kaming magkakapatid ay nagsikap talagang sumunod sa batas ng aming mga magulang. Kapag oras na ng uwian, dapat uuwi kami at bawal ang makitulog sa bahay ng kaibigan o barkada. Kami din yung pamilya na nagdadasal bago kumain kahit hindi kami ay NC. At lagi kami nagsisimbang magkakasama, buong pamilya. Ang tatlo kong kapatid na sina Kuya Baste at ang sumunod sa akin na si Carmon at ang bunso naming si Samantha ay mga perpektong anak. Sila yung never lumabag sa batas ng magulang namin. Ako ay masunurin din naman at mabait pero hindi ako perpekto gaya nila kasi mayroon akong nilabag na batas nila at ito ay ang huwag munang makipagrelasyon kapag hindi pa tapos ng college. Nilabag ko yun, Kuya Bono, pero sana hindi na lang. Sana hindi na lang ako nagmahal ng ganun kaaga kasi sobra-sobra ko itong pinagsisihan at hanggang ngayon ay napapaluha pa rin ako dahil sa aking pagsisisi. Grade 10 pa lang ako noon sa junior high ay nagka-boyfriend na ako kahit bawal na bawal pa. Siya ay si Isaac. Guwapo, mabait, maliksi, makisig at higit sa lahat, masayahin. Kumikero siya, Kuya Bono, at pinatunayan niya sa akin ang katapatan niya sa akin kasi mahigit isang taon siyang nanliligaw. Nasagot ko lang siya noong birthday niya ng March 7, 2018. Biglaan yun kasi nawala talaga sa isipan ko ang petsa ng birthday niya. Nagulat na lang ako noong lunch break sa school, bigla siyang nagyaya. Nasa classroom pa kami noon at MWF yon kaya kami na namang magkakaibigan ang nahuling lumabas ng classroom dahil hinihintay namin si Cedric na kaibigan din namin. Section 2 si Cedric at pag MWF,
ay physics ang subject nila sa last period at ang advisor nila ang kanilang teacher at matagal itong magpa-uwi. Kadalasan ay 12:15 na nagpapalabas kaya hinihintay pa namin si Cedric kasi kasabay namin siyang kakain ng tanghalian sa aming paboritong karinderya sa labas ng school. Guys, magbablowout ako. Sagot ko ang lunch ng buong tropa. Sabi ni Isaac habang nakaakbay kay Lolo Dario. Kaklase din namin si Dario pero dahil kapangalan niya ang lolo ko ay madalas ko siyang tawaging Lolo Dario. Bakit? Advanced graduation blowout mo, kuya? Tanong naman ni Sylvia na siyang candidate for valedictorian namin at pinakabata at pinakamaliit sa aming magkakaibigan. Nakasanayan ni Sylvia na tawagin kuya si Isaac at ate naman ang tawag sa akin. Birthday ko? Nakatawang sagot ni Isaac. Joke lang. Alam ko. O ito ang gift ko sa'yo. Sabi naman ni Sylvia matapos kunin sa loob ng kanyang bag ang naka-gift wrap na regalo niya kay Isaac. O yung sa akin, idadaan ko na lang sa inyo mamaya ha. Nakalimutan ko eh. Sabad naman ni Lizette na halos kapitbahay lang ni Isaac. O ikaw Dari, ilabas mo na yung binalot mo dyan. Kami kahapon pa namin na ibigay yung regalo namin kay Utol. Kantsaw sa akin ni Dario. Napangiti ako. Ngiting mapait. Hindi ako nakabili. Sorry, Isa. Hindi ko talaga naalala yung birthday mo. Okay lang. Huwag kang mag-sorry. Ano ka ba? Ayos lang kahit wala kang binalot na regalo para sa akin. Yun na lang, matamis mong oo ang regalo mo sa akin. Di ba guys? Paglalambing ni Isaac. Oo nga naman ate. More than a year na bumubuntot sa'yo si Kuya Isa. Perfect gift yung sagutin mo na siya ngayon. Sang-ayon naman ni Sylvia. Nakangiti ako noon at nakatingin sa gwapong mukha ni Isaac. At magsasalita na sana ako kaso inunahan niya ako. Ay wag pala. Wag mo muna akong sagutin. Bakit ayaw mo pa utol? Mabilis na sabad ni Dario. Eh kasi ayaw kong sagutin niya ako dahil lang sa wala siyang regalo sa akin. Okay lang kahit mahigit isang taon na ako na naniligaw. Kaya kong maghintay kahit gaano katagal, Dari. Gusto ko, sagutin mo ako kapag mahal mo na rin talaga ako. Noon ay natahimik ang lahat na parabang naghintay sa isasagot ko sa sinabi ni Isaac. Lumapit ako sa kanya at ang sabi ko, ipikit mo mata mo. Utos ko sa kanya. Ngumiti muna siya bago pumikit nga at noong nakapikit na siya, Isa, happy birthday. Sabi ko, tsaka ko siya dinampian ng halik sa pisngi. Matapos kong gawin yun ay biglang nag-ingay ang mga kaibigan namin. Nakinilig, mga tuwang-tuwa. I think that's the best gift ever, sabi ni Sylvia. Oo nga, hindi mo mabibili ang kiss na yun, utol. Segunda naman ni Dario at si Isaac ay humarang sa akin at ang sabi niya, kailan na nga birthday mo? May 9, di ba? Alam mo naman. Ay, oo nga pala, pero wala din akong material gift sa'yo sa birthday mo eh. Gaya lang din ang gift mo sa akin, ang gift ko sa'yo. Ano? Loko ka? Oo nga, Dari. At ano? Pwede ngayon ko na din ibigay yung gift ko sa'yo. Advance. Loko mo, gusto mo lang makahalik eh. Sige na. Sige na nga. Pero sa pisngi lang ha. Yes! Palatak niya at akmang hahalik na siya sa pisngi ko noong bumungad ang pinakamaingay sa tropa namin, si Cedric, at mabilis siyang yumakap kay Isaac. Happy birthday, utol! Wala akong regalo sa iyo pero tandaan mo, mahal na mahal kita. Sabi niya tsaka hinagkan pa sa pisngi si Isaac. Let's go na! Sigaw ulit ni Cedric na noon ay nakaakbay na kay Isaac. Napasulyap sa akin si Isaac. Tinawalan ko na lang siya kasi hindi natuloy yung kiss niya sa akin. Sarado kami ngayon kasi birthday ni Ate Mirna. Nasa swimming kami.
bukas na lang ulit kayo kumain dito. Salamat. Ganito ang nakasulat sa nakadikit na papel sa harap ng saradong Mirna's Eatery na paborito naming kainan tuwing tanghalian. Sa Jollibee na lang tayo. Sabi ni Isaac na mabilis na kinontra ni Sylvia. May budget ka ba kuya? Anim tayo. Baka naman magastos mo na ang allowance mo for the week. Wednesday pa lang ngayon. Oh, meron. Bahala na bukas. Tara na. Eh utol, ala ba kasing handa sa bahay nyo? Ba't di na lang tayo dun kumain? Sabad ni Dario. Meron naman, kaya lang, baka malate tayo sa first period. Okay lang. Kung gusto nga nyo, huwag na tayong pumasok eh. Sabad ni Cedric. Sabay-sabay kaming tumingin kay Sylvia noon na running for valedictorian at never pang nag-absent. Sige, okay lang. Para sa iyo kuya, absent ako. Sabi ni Sylvia. Pero hinawakan ko sa braso sa Sylvia at ang sabi ko, hindi kailangan yun, Sylvia. Baka maungusan ka ni Marga pag nag-absent ka. Baka di ka na mag-valedictorian. Okay lang, ate. At saka gusto kong maranasan ang umabsent at magpakasaya. Graduating na tayo sa junior high. Pero kahit minsan, hindi ko na-experience ang magbulakbol. Don't worry about me. Okay lang ako kahit salutatorian or first honorable mentioned ako. Ang mahalaga, ma-enjoy ko ang araw na to. So let's go! Ayun! Kaya mahal na mahal kita eh. Kasi iba ka talaga, Sylvia, my love. Palahon ni Cedric sabay akbay kay Sylvia pero mabilis na inalis ni Sylvia ang braso ni Cedric sa balikat niya. Ilang linggo na rin naniligo si Sylvia noon pero hindi pinaglalaanan ni Sylvia ng panahon si Cedric dahil inuuna nito ang pag-aaral niya. Noon ay pumara si Dario ng tricycle pero nung lumapit ang tricycle ay biglang nagtago si Dario sa likod ni Isaac. Huwag ka na magtago! Nakita na kita! Sabi ng matandang driver. Halika! Lumapit ka dito! Noon ay napilitang lumapit si Dario pero nagulat ako nung bigla siyang binatukan ng matanda. Mabilis ang nag-react si Sylvia. Ay tatang, harassment po yung ginagawa nyo. Pwede namin kayong idemanda. Okay lang Sylvia. Awat ni Dario kay Sylvia. Kasalanan ko kaya ako binatukan. Eh tatang, quits na tayo ha. Wala na ako atraso sa'yo. Oh sige. Pero ngayon magbabayad ka ng pamasahe ha. Opo, magbabayad po ako, sagot ni Dario. Sumakay nga kami. Tatlo kaming babae sa loob ng tricycle. Sina Isaac at Cedric sa likod ng driver at si Dario ay sumampa sa carrier sa likod ng tricycle. Noon ay nagkwento ang matandang driver. Sumakay daw sa kanya si Dario ng gabi pero hindi nagbayad. Tumakbo daw ito at tinakasan siya. Ba't di niyo po hinabol? Tanong ni Lizette sa matanda. Hinabol ko. Pumasok sa madilim na eskinita. Sinundan ko pa nga eh. E di nyo po naabutan? Tanong ulit ni Lizette. Hindi at pinagtaguan ako eh. Sabay-sabay kaming tumawa noon. Pati si Isaac ay narinig kong tumawa. Pagdating namin sa bahay ni Isaac ay sinalubong kami sa pinto ng nakangiti niyang mama. Oh, pumasok kayo. Anak, kumuha ka muna ng sandwich at juice habang niluluto ng papa mo ang ulam nyo. Pabigla-bigla ka kasing mag-text eh. Kaya akala ko maghahanda din kayo eh. Sagot ni Isaac. Maghahanda kami pero pang alas tres sana. Merienda na lang. Kung sana kanina ka pang umaga nag-text, eh di nakapagluto sana kami kaagad. Okay lang po. Sabad ni Dario. Hindi pa naman kami gutom eh. Utol, asan na yung sandwich? Sabi pa ni Dario na tinawanan ng mama ni Isaac. Samahan mo na lang kumuha, Dario, utos ng mama ni Isa. Pumasok na sa loob si Dario na halatang sanay na sanay sa bahay ni Isaac kasi alam kong madalas siyang tumambay doon. Si Isaac ay nakita kong umakbay sa mama niya matapos sumulyap sa akin. Ah, mama, ito nga pala si Dari, future wife ko. Pakiramdam ko Kuya Bono ay nag-blush ako sa paraan ng pagpapakilala sa akin ni Isaac sa mama niya. Ay siya ba? Nakangiti sagot niya habang sa akin nakatingin. Ganda pala eh.
Bagay kayo anak, pero mag-aral muna kayo ha, para maganda ang future nyo. Ngumiti lang ako noon at bahagyang nagtago sa likod ni Lizette kasi nahihiya talaga ako. Mahihiyain mama pero mabait yan. Alam mo ba mama, 16 months na ako naniligaw sa kanya pero hindi pa niya ako sinasagot hanggang ngayon. Eh kasi nga bata pa kayo. Inuuna niya ang pag-aaral niya kaya hindi ka pa sinasagot. Kaya ikaw maghintay ka ng tamang panahon. Sabi pa ng mama ni Isaac pero bigla itong tumawa noong makita niyang lumabas ng pinto si Dario. May hawak ang dalawang kamay niya ng tray na may laman na 6 na baso ng juice at ilang patong na sandwich pero may kagat-kagat siyang sandwich. Noon ay nagmerienda lang muna kami and after an hour ay tinawag na kami para kumain daw sa kanilang dining room. Pumasok na kami at nagkanya-kanyang upo na kami sa kanilang dining room pero nawawala si Dario kaya't hinintay pa namin. Maya-maya ay pumasok siya mula sa pinto ng kusina at may dala siyang bandihado na may lamang cake. Wala kala ko cake nung una pero binaliktad na tutong pala. Yung bandang ilalim ng kanin tapos tinurukan niya yon ng kandila. Ang lakas ng tawa ng mama ni Isaac nung makita niya ito. Happy birthday utol ko. Mag-wish ka muna bago mo i-blow tong cake ha. Sabi ni Dario at inilapit ang hawak niyang cake kuno kay Isaac. Noon bilang kasapakat lagi sa kabugukan ay sumakay naman si Isaac. Pumikit pa na parang tahimik na nag-wish nga tapos hinipan ang kandila. Okay, ngayon dahil birthday mo, ito ang kanin mo. Sabi ni Dario tsaka binigay ang baliktad na tutong na mistulang cake kay Isaac. Pero kinuha yun ng mama ni Isaac. Ikaw talaga Dario, ang laki ng saltik mo sa utak, ano? Sabi niya kay Dario. Ala, kumain na kayo at baka malate kayo sa school. Eh mama, hindi na kami papasok eh. Kanina pa kami late. Sabi ni Isaac. Ay, ganun ba? Edi sige, pero sana nagpaalam kayo sa mga teachers nyo. Hindi na kailangan tita kasi malakas kami sa teacher namin sa first period. Kasi shot ako po yun, sabi ni Dario. Noon ay halos nabilaukan si Sylvia sa piglaang pagtawa. Mabilis itong uminom ng tubig. Si Lizette ang nagsalita. At ang sabi niya, tarantado ko Dario. Tita ko si Mrs. Arevalo, yung first period natin. At lola na yun. 10 na ang apo nun. Shota mo? Pagkatapos namin kumain ay lumipat kami sa likod ng bahay ni na Isaac. Matataas ang mga puno doon at mayayabong ang mga dahon kaya malilim. Nagkayayaan ang mga boys na uminom ng alak. Pinayagan naman sila ng magulang ni Isaac pero pati kami ay nakainom din dahil kay Sylvia na gusto daw maranasan ng malasing. Nalasing nga kami Kuya Bono hindi lang sa alak kundi maging sa sobrang saya. Halos walang hinto ang tawanan namin. Nandun pa yung pinasayaw nila kami ni Isaac. Pinatugtog nila sa cellphone yung isa sa favorite song ko na kanta ni Regine. Yung kailangan ko ikaw. Isinayaw naman ako ni Isaac noon. Kami lang dalawa ang sumasayaw habang sila ay sumasabay sa pagkanta ng kailangan ko ikaw. Kaya lang inaalis ko lagi ang kamay ni Isaac sa bewang ko at nilalagay ko sa balakang ko kasi malakas ang kiliti ko sa bewang. Kaya lang napakakulit niya. Sinasadya niyang ibalik pa rin sa bewang ko ang mga kamay niya. Kaya't nakikiliti ako. May tama na kami noon. Mapungay na mga mata ni Isaac noon pero walang sawa itong nakatitig sa mga mata ko habang nakangiti. Ito yung pinakamasayang birthday ko, sabi niya. Talaga? Oo, kasi nandito ka. Kasama kita. Kasama ko kayo. Eh kung lalo ko pang pasayahin ang birthday mo, gusto mo? Paano? Sasagutin na kita ngayon. Bakit? Mahal mo na ba ako?
Matagal na kitang mahal, Isa. Totoo ba? Oo. Kaya lang alam mo naman ang batas ng magulang ko, di ba? Pero wala na akong pake sa batas nila. Kaya sinasagot na kita. Ngiti na parang maiiyak ang nakita ko sa mukha ni Isaac noon bago niya ako niyakap habang patuloy kami sa pagsayaw. Kinilig noon ang tropa pero hindi sila nag-ingay. Hinayaan nila kami sa very sweet moment namin yun ni Isaac. And that day was March 7, 2018. 16th birthday ni Isaac at siya ring petsa kung kailan naging official na kami as lovers. Naging kami nga ni Isaac nung 16th birthday niya pero malinaw ang usapan namin na as much as possible ay kami-kami lang muna ang nakakaalam at hindi rin kami magiging showy lalo na sa school kasi may mga kamag-anak din ako nag-aaral doon. Baka kasi makarating sa parents ko eh, malilintikan ako sa kanila. That same month ay nagtapos kami ng junior high. Isa ding napakayang sandali ang moving up namin at hindi ko yun makakalimutan. Noong sumapit ang bakasyon ay sa Maynila nagbakasyon sina Isaac at ang kapatid niya kasi magsa-summer ulit sila ng taekwondo. Ganun din ang ginawa nila magkapatid noong nakaraang taon. Pero kahit magkalayo kami ni Isaac noon ay lagi naman kaming magka-chat. Sa mga Facebook profiles namin ay parang hindi pa kami kasi bawal pang mag-bio or mag-upload ng mga pictures namin at lalong hindi pa pwedeng galawin yung single sa aming relationship status. Alam kong hindi yun patas sa kanya kasi open ako sa pamilya niya samantalang siya ay tinatago ko pa sa pamilya ko. May 27, 2018 ay umuwi na sina Isaac at gumawa ako ng paraan noon para makaalis ako ng bahay. Para magkita kami. Saktong araw yun ng linggo kaya't ang paalam ko ay magsisimba lang ako. Hindi nakapagsimba si mama noon dahil may sakit si papa. Pinayagan naman nila ako noon pero intusan nila si Carmon, ang nakababata kong kapatid na samahan ako pero mabuti nilang at tumanggi si Carmon. Naa-addict siya noon kasi sa larong Mobile Legends. Totoo namang nagpunta ako sa simbahan pero doon ay naghihintay na sa akin si Isaac sa likod ng simbahan. Wala kasing gaanong pumupunta doon kahit malinis naman ang lugar. Ang higpit ng yakap ni Isaac sa akin noon. I miss you. Sobra. Sabi niya sabay haliksan noo ko. Matangkad kasi si Isaac. Kaya kapag magkayakap kami ay tumatama ang bibig niya sa noo ko. I miss you more. Sabi ko tsaka ako kumalas sa yakap niya pero hinawakan ng dalawang kamay ko ang mukha niya tsaka ako nilapirot ang pisngi niya. I love you, sabi niya. I love you more. Sagot ko naman tsaka muling yumakap sa kanya. I love you more and more, sabi ulit niya. I love you even more and more, sabi ko naman. I love you forever and ever, sabi niya. I will also love you forever, Isa. At sana nga, may forever sa atin. Meron, mahal ko. Hindi ako mangangako kasi gagawin ko. Mananatili ako dito para sa'yo forever. Hindi kita iiwan. Mamahalin kita minuminuto, panghabang buhay. Sabay tayong tatanda, magkakaroon ng mga anak at mga apo. At kahit maputi na ang buhok natin, ikaw at ikaw pa rin ang pakamamahalin ko kasi ikaw ang forever ko. Kailangan ko matama ang pag-ibig mo.
ginawan lang ng paraan ni Isaac para sa iisang school pa rin kami mag senior high. Si Mama kasi ay sa pinakamahal na private school niya ako in-enroll at hindi na daw kaya ng magulang ni Isaac kung doon din siya mag-aaral kasi apat na sila nag-aaral at magti-thesis pa ang kuya niya na sa Maynila nag-aaral. Ang ate niya ay nursing naman sa Baguio. Tapos ang bunso nilang si Mayet ay junior high noon. Pero inilaban niya sa magulang niya na doon din siya sa school kung saan ako nag-enroll. Ang ginawa niya ay nag-apply siya ng part-time job at natanggap naman sa isang fast food. Bentahe ang height at kagwapuhan niya. Nag-try out din siya sa basketball at volleyball. Natanggap siya sa basketball at naging 30% scholar. At least malaking bawas yun sa tuition fee niya. Kaya lang, noon ko pa siya kinontra nung sabihin niya na kung ano ang strand ko, ay yun na rin ang strand na i-enroll niya. Dati pa kasi ay ABM na ang gusto ko. Accountancy, Business and Management. At siya ay dati niyang gusto ang STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics. Kaya lang nung isang buwan na kaming pumapasok ay bigla niyang sinabi na gusto niyang lumipat sa ABM para daw magkaklase kami. Kinontra ko siya pero ang sabi niya, madalang kasi kitang nakakasama eh dahil nagtatrabaho pa ako. Tapos kung minsan nasa practice pa kami sa basketball, gusto ko sana sa lahat ng subjects katabi kita at maghapon tayo magkasama. Okay lang yun, mahal. Kesa naman kunin mo yung strand na hindi mo naman talaga gusto. Gusto kita makasama lagi. Yun ang gusto ko. Yun din ang gusto ko. Akala mo ba hindi kita namimiss lagi? Kaya lang itong pag-aaral natin. Paghahanda lang sa future natin. Pag-graduate na tayo, kahit magsama na tayo araw-araw, maghapon, pakasalan mo na ako para di na tayo maghiwalay. Kaya lang nag-aaral pa tayo, mahal. At ikaw, kailangan pagsikapan mo din makatapos. At mahihirapan ka makatapos kapag lumipat ka sa strand na hindi mo talaga gusto. Di ba pangarap mo maging seaman? Paano ka magiging seaman kung sa ABM ka pupunta? Di ba? Oo na. Nanermon ka na naman eh. Sabi niya sabay tusok sa tagilianan ko. And as usual ay nagulat ako at nakilite. Hanggang sa dumating sa point na hinahampas ko na siya ng bag ko dahil ayaw niyang lubayan ang pagkilite sa tagiliran ko. Ganon lagi ang ginagawa niya, Kuya Bono. Kapag napansin niyang wala ako sa mood o kaya ay nagagalit ako, kikilitiin niya ako at ako naman napapatawa na lang. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung bakit napakalakas ng kiliti ko sa bewang, Kuya Bono. As in, masalat lang ang bewang ko. Nagugulat na ako. Pero ang totoo, miss na miss ko si Isaac kahit nasa iisang school kami pumapasok. Busy kasi talaga siya sa trabaho niya sa gabi at lagi siyang closing sa fast food. Sa umaga naman ay buong araw kami sa mga klase namin. Kung minsan napipilitan pa siyang gumising na madaling araw kahit puyat dahil may jogging o practice sila ng team niya sa basketball. Pumayat na nga si Isaac noon at nagkaroon na ng tagihawat ang dating makinis niyang mukha. Pero siya pa rin ang pinakagwapo para sa akin. Madalas sinasadya niyang dumaan sa tapat ng classroom namin. Titigil siya sa bintana sa pasilyo at titingin sa akin. Ngingiti at saka magpa-flying kiss. At ako naman kikiligin. Minsan pa nga nahuli kami ng instructor namin. Nakita din niya si Isaac pero mabilis na umalis si Isaac noon. "Who's that?" tanong ni Sir. "Boyfriend ko po." Nahihiya akong sagot. "Wow, sana all may jowa," sabi ni Sir. "Nakita ko siya nag-flying kiss sa'yo. Ang sweet naman niya."
Ngumiti na lang ako noon at di na nagsalita kasi hiyang-hiya ako dahil buong klase ang nakikinig sa mga sinasabi ni Sir. Matagal na kayo? Tanong pa niya. Nagkunwari akong hindi ko siya narinig kasi gusto kong tigilan niya na yung topic na yun tungkol sa amin. Darianne, I'm asking you, matagal na kayo ng jowa mo? Hala sir, change topic na po, sagot ko. Ah, bakit nahihiya ka? Kinahihiya mo siya, napakagwapo naman. Hindi ko siya kinahihiya sir. Proud ako kasi siya ang boyfriend ko. And to answer your question sir, 9 months pa lang po kami. March 7 po ang month rin namin. Lecture na po tayo, sir. Okay. Good luck sa relationship nyo. SS na lang sa inyo. Stay strong. Nahiya talaga ako noon sa klase pero nakatulong yun para tuluyan ng tumigil sina Joshua at Phil sa pagpapakyut sa akin. Nung unang araw pa lang ng klase kasi nilapitan ako ni Joshua pero pinaramdam ko agad sa kanya na hindi kami pwedeng more than friends. Si Phil naman ang dahilan kung bakit kinailangan ko magpalit ng SIM card at alam ni Isaac yun. Ewan ko kung saan nakuha ni Phil ang number ko. Makulit siya sa text at sinabi ko yun kay Isaac. Kinuha ni Isaac ang lumang SIM card ko noon. Binigay ko naman. Noong magkaroon ng sariling motor si Isaac, Mio na regalo ng ninong niyang balikbayan, noon ko pinag-aralan kung paano ako magtatapat sa magulang ko na may boyfriend na ako. Gusto ko na talagang umamin sa kanila at gusto ko na rin ipakilala si Isa sa kanila para maging legal na rin kami sa family ko. Sabi kasi ni Isa nung araw na yon na nasa canteen kami ng school, "Di man lang kita maisakay sa motor ko. Alam mo, pangarap ko na sana hatid sundo kita sa bahay niyo. Aangkas ka sa akin, sabay tayong papasok. Tapos sa hapon, ihahatid muna kita sa bahay niyo bago ako pumasok sa trabaho ko. Gusto ko rin yun mahal kaso kailangan muna kitang illegal sa parents ko bago mangyari yung gusto mo." Hatid sundo kasi kami ng bunso namin ng isang sasakyan ni Papa na dinadrive ng uncle namin. Siya ang naghahatid sundo sa amin. Si Carmon naman ay sumasabay sa motor ng kaklase niyang kapitbahay lang namin. "Kailan kaya kita maiaangkas?" tanong pa ni Isaac noon. "Ngayon kung gusto mo. Ihatid mo ako sa department namin. Biro ko sa kanya." Noon ay umiti siya at alam kong papatulan niya ang biro kong yon. Umalis nga siya para kunin ang motor niya. Tawa ko ng tawa kasi ang lapit lang ng department namin mula sa kantin. Hinabol pa siya ng gwardya na pumipito noong ipasok ni Isaac ang motor niya sa koridor papunta sa room namin. Tinginan din ang lahat kasi bawal talaga sa pasilyo ang motor pero tinawanan lang niya ang mga ito. "Joyride ah," sabi sa akin ng isang kaklasikong lalaki noong papasok na ako sa room namin. Hindi ko nila siya pinansin. Hindi ko sila pinansin lahat. Kasi ang alam ko, masaya ako. Wala akong pake sa kanila kasi masaya ako. Bago matapos ang school year na yon ng grade 11 kami, buwan ng March 7, 2019 ay 17th birthday ni Isaac at first anniversary namin. Kung babalikan ko ang mga alaala sa loob ng unang taon ng aming relasyon, wala akong maalalang hindi maganda. Naging loyal at matapat sa akin si Isaac. Wala kaming pinag-awayang third party or anuman. Mga minor na tampuhan lang dahil nga sa madalang kaming magsama at ako gumagawa lang madalas ng pag-aawayan para lang suyuin o lambingin niya ako. Pakiramdam ko tuloy, sa kabila ng marami niyang ginagawa sa buhay ay sa akin pa rin nakasentro ang kanyang buhay. Si Sylvia lang ang wala ng 17th birthday ni Isa
at first anniversary namin. Sa Maynila na kasi nag-aaral si Sylvia noon, pero si Lizette, Dario at Cedric ay present. Kami-kami lang ulit noon, liban lang sa isang bagong kaibigan at katrabaho ni Isa na si Jetron. Ewan ko kung bakit miss na miss ko si Isaac noong araw na yun, Kuya Bono. Sa kanya lang nakatuon ang mga mata ko at kapag tatabi siya sa akin ay umaakbay o yumayakap ako sa kanya. At hindi ako pumayag na hindi siya makasama ng matagal, kaya't nung magyaya silang uminom bandang alas 4 ng hapon ay sumigi ako kahit na dapat ay nasa bahay na ako ng 5:30. Ang ginawa ko noong 5:30 na ay pinatay ko ang cellphone ko para hindi ako matawagan ni na mama. Alam kong mali yun para sa isang mabuting anak, pero mabigat talaga sa loob ko ang umalis at iwanan si Isa sa birthday niya. Gusto kong naroon ako sa tabi niya at kasama niya ako magsasaya. Nalasing ako, Kuya Bono, at hindi na ako nakauwi ng bahay. Naalala ko pa kung paano ko kargahin ni Isaac nung ipasok niya ako sa kwarto niya nung magmamadaling araw na. Pati nung ihiga niya ako sa kama niya, kaya lang bigla akong nasuka nung nakahiga na ako at nasukaan ko ang damit ko. Dahil doon ay sinabi ko kay Isa na dalhin niya ako sa banyo nila. Doon ay itinapat ko ang ulo ko sa shower at malaking ginhawa ang dulot sa katawan ko ng malamig na tubig. Parang kaagad ay napawi ang kalasingan ko. Pinanood lang ako ni Isa kahit nung hubarin ko ang damit at pantalon ko. Kaya lang napatunayan ko noon na talagang makapangyarihan ang alak at kahit sino mang matinong lalaki ay mawawala sa katinoan kapag nakakita ng babaeng hubad habang nakainom. Nilapitan ako ni Isa at niyapos niya ako. Patuloy ang shower sa pagbuhos ng tubig kaya't nabasa na rin siya. Ako ang nagtanggal ng t-shirt niya hanggang sa pati short at brief niya ay hinubad na rin niya. Napaigtad ako sa gulat nang may tumusok sa tapat ng puson ko. Napaatras ako at doon ay nakita ko ang malaki at galit na Junjun ni Isa. Muli akong niyakap ni Isaac at siniil ako ng halik habang patuloy ang pagtulo ng tubig mula sa shower. Pero pareho kaming natigilan nung magsalita ang mama niya mula sa kusina. Isa, ikaw ba'y nasa banyo? Opo, sagot ni Isa. Dahil doon ay tinigilan muna namin ang maalab ngunit basang tagpong yon. Nagsabon kami at nagbanlaw at pagkatapos nun ay bumalik kami sa kwarto ni Isaac at doon ay natuloy ang pagpapaunlak namin sa init ng aming katawan. Oo, alam kong mali yun, Kuya Bono, pero sa totoo lang, hindi pumasok sa isipan ko ang tumanggi na angkinin ako ni Isaac. Pero kung pwede lang sanang umayaw noong sinimulan akong pasukin ni Isa. Tinutulak na mga kamay ko ang katawan niya sa ibabaw ko dahil parang hindi ko kakayanin ang matinding hapdi at kirot. Kaya lang desidido siya kaya tiniis ko na lang ang noong una ay mahapdi. Pero paglaon ay luwalhati na. Nagising ako kinaumagahan. Wala na sa tabi ko si Isaac. Morning shift siya sa trabaho noon dahil nakipagpalit siya ng shift para sa birthday niya. Dapat kasi ay closing si Isaac noong birthday niya. Nahihiya akong lumabas ng silid ni Isaac noon. Nakita ko ang cellphone ko sa mesa sa tabi ng kama, pero takot akong buksan yon. Alam kong puno yun ng text mula sa magulang ko. Tinungo ko ang banyo ni na Isaac at sa kusina ay naroon ang mama niya. Ay, gising ka na pala. Halika na at kumain ka na ng almusal. Binilin ka sa akin ni Isa. Sige po, babanyo lang po ako. Noong kumakain na ako ay umupo rin ang mama ni Isaac sa isang upuan paharap sa akin. Mahal na mahal ka ng anak ko, Dari. Lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Alam mo,
Naawa na rin kami sa kanya dahil sa pagtatrabaho niya habang nag-aaral. Ang laki na ng pinayat niya eh. Pero wala kami magawa dahil talagang mahigpit ang budget namin sa ngayon. Oo nga po eh. Awang-awa din po ako sa kanya. At nakukonsensya po ako kasi pinilit niyang mag-aral sa school kung saan ako nag-aaral. Para lang magkasama kami. Huwag kang makonsensya, Dari. May maganda namang naidulot yun sa kanya. Nakita mo, napaka-responsable niya. Naiwas na siya sa barkada. Bilib nga sa kanya ang papa niya at ang kuya niya eh. Hindi raw nila inakala na makakaya ni Isa ang pagsabayin ang trabaho at mag-aaral. At dahil yun sa'yo, Dari. Nakangiting kwento ng mama ni Isa. Ngumiti lang ako. Pero yun ang huling ngiti ko nung araw na yon dahil pag-uwi ko ng bahay, umugong ang buong kabahayan namin sa lakas ng boses ni na mama at papa sa pagsermon sa akin. Lubha daw silang nag-alala. Si papa daw ay nagpunta pa sa police headquarters upang i-report ang pagkawala ko. Akala ko noon na itutuloy ni mama ang amba niyang sampal sa akin pero pinigilan siya ni papa. Pinakinggan ko lang sila. Pero hindi ako nagdahilan at lalong hindi ako umamin ng tungkol sa nangyari sa amin ni Isaac. Pinanindigan ko ang pagsisinungaling ko na sumama lang ako sa birthday ng kaklase ko at naluwabat ang cellphone ko. At sa paulit-ulit nilang tanong sa akin ay yun ang sinasagot ko. Noong huling linggo ng final exams, Biyernes ay wala na kaming exam pareho ni Isa. Dumating noon si Sylvia at nag-aya siya sa farm nila. Banding daw kami. Umaga pa lang ay umalis na akong naka-uniform at nagpahatid ako kay uncle sa school namin pero naghihintay na doon si Isa. Umangkas ako sa motor niya papunta sa farm ni na Sylvia sa baryo. Naroon na silang lahat noon at may video okay daw kaya't nagkakantahan na sila. Ayon sa tawag sa akin ni Lizette. Ang ganda ng rest house ni na Sylvia. Bagong tayo lang. Yari sa pawid ang dingding pero detail sa loob pati sa CR. Ang luwang ng terrace kung saan mo matatanaw ang maluwang na bukid. Maraming pagkain inihanda si Sylvia. Marami ding alak. At nag-iinuman kami noong biglang magsalita si Sylvia. Guys, I have something to tell you. It's a secret na kayo ang unang makakaalam. Natahimik kaming lahat kasi seryoso si Sylvia. Hinintay namin ang sasabihin niyang sekreto. Buntis ako, 4 months, sabi niya. Lahat kami ay nagulat at natameme maliban kay Cedric na biglang bumanat ng paano nangyari yon? Nagko-condom naman ako ah. Tumawa si Dario. Feeling ka pare ah. Bakit ikaw ba ama? Ngayon nga lang kayo nagkita eh, pero hindi naman kayo. Classmate ko ang ama. And guess what? Hindi ko rin siya boyfriend. Nakangiti pang sabi ni Sylvia. Hindi ako makapaniwala noon sa mga naririnig ko sa kanya, pero nalungkot ako nang biglang tumulo ang luha niya habang nakangiti pa rin. Kala niyo siguro ang tinutinuko pa rin ano? Nasira ako sa Maynila. Naging marupok ako. Naging tanga. Eh, yung pag-aaral mo, tanong ni Lizette. Okay pa naman, performing pa rin ako kasi yun lang talaga ang kaya ko maipagmalaki sa magulang ko. Na nag-aaral ako mabuti pero yung tungkol dito sa laman ng tiyan ko, hindi pa nila alam. Noon ay niyakap ko si Sylvia. Anong gagawin natin para sa problema mo? Tanong ni Lizette. Lalaki ang tiyan mo at kailan mo sasabihin sa parents mo ang tungkol dyan? Kapag lumobo na. Teka, kinausap mo na ba yung lalaki? Tanong ko. Ayaw ba niyang panindigan yan? Ayaw niya. Hindi raw siya naniniwala na sa kanya to. Tapos balita ko magta-transfer na siya sa ibang school. At ayaw niyang panagutan ng bata. Kaya sa tingin ko, mas magiging mahirap ang pag-amin ko sa parents ko kasi wala akong maipapakitang lalaki sa kanila. Walang maninindigan. Ako na lang, magpapakilala ako sa magulang mo na ako ang tatay niyan. Nakangiting sabad ni Cedric. Sa kanya kami napatingin noon.
tinanong siya ni Dario, seryoso ko ba pre? Hindi, joke lang. Eh, masyado tayong seryoso eh. Sagot ni Cedric. At na-disappoint kami sa sagot niya ngayon. Ako seryoso ako. Kaya kitang panindigan, Sylvia. Kung gusto mo. Seryosong sabi ni Dario, sa kanya naman nalipat ang tingin namin. Bakit mo naman gagawin yan, Dario? Tanong sa kanya ni Sylvia. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, noon pa. Nagulat kaming lahat noong mamula ang mukha ni Dario at kasunod nun ay tumulo ang luha niya. Hindi ko lang sinasabi kahit kanino kasi masyado akong alangan sa'yo. Matalino ka, mayaman. Ako, galing sa isang pamilyang isang kahig isang toka. Kaya hindi na ako nag-try na manligaw sa'yo. Tsaka akala ko, seryoso si Cedric sa'yo? Di naman pala. Noon ay lumipat ang tingin namin kay Sylvia na lalo pang napaluha at nagulat din kami nung magsalita siya. Ba't ngayon mo lang sinabi yan, Dario? Bakit ngayon lang? Noon pa rin kita gusto, mula pa ng grade 8 tayo. Bakit ngayon lang? Ngayon hindi na ako malinis, ngayon buntis na ako ng iba. At pakiramdam ko hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Noon ay umagos na rin ang luha ko, niyakap ako ni Isaac. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo, Sylvia. At seryoso ako. Kaya ko humarap sa papa mo at sabihin ko na ako ang may kagagawan niyan. Matatag na sabi ni Dario. Inakbayan siya ni Cedric. At noon nga ay nagkasundo ang lahat at sumuporta kami kay Dario sa gagawin niya para kay Sylvia. Noon ding araw na yan ay naging sila at naging napaka-sweet nila. Nagkainuman ulit kami noon, Kuya Bono, pero si Sylvia ay hindi pinayagan ni Dario na uminom ng alak dahil makakasama daw sa baby nila. Ako, uminom ako ng konti pero matapos kong tumagay ng kalahating baso ng beer, ay naramdam kong kailangan kong umihi. Nagpaalam ako sa kanila na magbabanyo lang ako. Pero paglabas ko ng banyo ay nasa pinto si Isaac at mabilis niya akong niyakap at hinaligan. Hanggang sa hilain niya ako sa isang kwarto ng rest house at doon ay may naganap ulit sa amin. Noon ay hindi nagaanong mahapdi, Kuya Bono, at aminado akong natangay na din ako ng lubusan. Paglabas namin ng kwarto at sa terrace ay tinginan sila sa amin. Pero walang nagsalita. Si Isaac ang nagsalita. Guys, gusto ko na rin maging ama. Kaya nga ang tagal niyo sa loob eh, sabi ni Cedric. Kaya nga, sinasabi ko lang kasi baka iniisip niyang wala pong nangyayari sa amin ni Mahal. Handa rin akong panindigan siya kapag napuruhan ko siya, sabi pa ni Isaac. Teka nga, sabad ni Lizette. Ang alam ko ako ang chief dito eh, ako yung malandi. Pero bakit ako pa itong walang experience sa ganyan? And guys, sigurado po kayo sa ginagawa niyo? Naloloka lang ako. Ikaw, Sylvia, ang tinutinu mo. Ikaw ang pinakamatalino sa atin. Ikaw din, Dari. Sa family background mo, parang hindi ka dapat ganyan. At ako nagaling sa broken family at may pinakamaraming ex. Bakit ako pa ang virgin? What's happening? Bulalas ni Lizette. Kalma ka, Lizette. Kalma. Hindi lang ikaw ang virgin dito. Ako din. Virgin pa ako sa puwet. Sabad ni Cedric na tinawanan naming sabay-sabay. Kaya lang nung may mga amats na sila, sumeryoso na rin ang tema ng usapan. Si Isaac ang nagsalita. Alam nyo, liban kay Lizette, lahat tayo dito 17 years old pa lang. Pero ako, ang dami kong natutunan mula nung mag-working student ako. Naging independent ako. At alam ko, kaya ko nang buhayin si Dari.
Pagkatapos natin ng senior high, magtitesta na lang ako. Tsaka ako magpapatulong sa tito ko sa Qatar. Ha-abroad na lang ako. Alam ko mahirap sa simula pero naniniwala ako na matutupad ang lahat ng pangarap ko para sa amin ni Dari. Ano ba yung pangarap mo, utol ko? Tanong ni Dario na noon ay nilalaro-laro ang buhok ni Sylvia. Yung lote namin sa likod ng bahay namin, yung tinatambayan natin, doon ako magpapatayo ng bahay namin ni Dari. Simple lang, doon kami bubuo ng pamilya, mga tatlong anak, at yung mga magiging anak na lang namin ang pagtatapusin namin ng college. 4 years o 5 years, tutuparin namin ang mga pangarap nila. Ako, hindi na baling hindi ako maging seaman. Hindi na yun ang pangarap ko ngayon. Kasi ang pinakamalaki kong pangarap ngayon ay yung maging asawa ko si Dari at magsasama kami sa hirap at ginhawa. Napayakap ako kay Isaac noon. Hinagkan niya ako sa noo. Masyado akong naantig sa mga sinabi niya. At noon ay naniwala akong tutuparin niya ang mga yon. Pero hindi naman pala. Nagbago ang lahat, Kuya Bono, at hindi ko iyon matanggap. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natatanggap na wala na si Isaac sa piling ko. Nasa piling na siya ng iba. Ganito ang nangyari. Noong araw na yun na nagbanding kami sa farm nila Sylvia. Pagkatapos nun ay umuwi ako ng pasado alas 7 ng gabi dito sa bahay. Siyempre, kinwestiyon ako ng mga magulang ko. Bakit ako late? Naamoy din ako ni Mama. Amoy alak daw ako. Noon na siya hindi nakapagtimpi. Talagang tinuloy niya na ang sampalin ako. Kung hindi ka nahihiya sa amin ng papa mo, sa mga kapatid mo, sana mahiya ka, Darianne. Nagpapakatino sila, pero ikaw naman nagpapakasira. Magsabi ka nga ng totoo, may boyfriend ka na ba? Naibigay mo na ba sa kanya ang katawan mo? Malakas at galit na usisa sa akin ni Mama. Oo, Mama, may boyfriend na ako. At mahigit isang taon na kami. At oo din, naibigay ko na sa kanya ang katawan ko. Walang hiya ka! Pasaway ka! Sigaw ni Mama sa akin, tsaka ako muling sinampal ng kabilaan. Hindi pa siya nasiyahan. Sinunggaban niya ang buhok ko at ang sabi niya, halika dito at kakalbuhin kita. Samantha, kunin mo yung gunting, bilisan mo. Pasigaw na utos ni Mama sa bunso namin. Hinintay kong awatin siya ni Papa pero nakaupo lang ito at nanonood sa amin. Ayokong makalbo, Kuya Bono, kaya ang ginawa ko ay tinulak ko si Mama tsaka ako patakbong lumabas ng bahay. Tumakbo ako ng tumakbo at nung makakita ako ng iskinita ay pinasok ko yon. Then tinawagan ko si Isaac at umiiyak ako nagsumbong sa kanya. Pupuntahan kita, sabi niya. Hinintay ko siya, Kuya Bono, pero hindi siya dumating. Tawag ako ng tawag sa cellphone niya pero walang sumasagot. Tawag din ng tawag sina Papa at Carmon sa akin pero kinakancel ko ang tawag nila. Maraming text si Papa na hindi ko binabasa. Kay Isaac ko gustong makatanggap ng message o tawag pero wala. Nag-alala na ako noon, Kuya Bono, at makaraan yata ng isang oras sa wakas ay may sumagot sa tawag ko sa cellphone ni Isaac. Pero iba ang boses. Hello? Girlfriend ka ba nung naaksidente? Mahal kasi nakalagay sa phonebook niya. Naaksidente? Kabadong usal ko. Oo, miss. At wala na ang boyfriend mo. Dead on the spot siya sa pinangyarihan ng aksidente. Nanginig ako nun, Kuya Bono, at parang nawalan ng lakas. Ayaw kong maniwala sa narinig kong balita. Gusto kong isipin na prank lang yon. Pero nakatanggap ako ng text mula kay Lizette. Nakita daw mismo ng pinsan niya ang bangkay ni Isaac na nakahandusay sa kalsada. Noon ay lalo ako napaiyak. Napasalampak ako sa upuan ng waiting shed kung saan ko hinihintay si Isaac.
pero hindi na pala talaga siya makakarating. Nasa bahay na ako ni Isaac noong sagutin ko ang tawag ni Papa, pero umiiyak ako. May pag-aalala sa boses ni Papa noong marinig niya akong umiyak. Nasaan ka ba, anak? Patawarin mo na kami sa nagawa namin. Umuwi. Kasama ko ang mama niya nang dumating sina Lizette at Dario, at nasa pinto pa lang sila ay pumalahaw na ng iyak si Dario. Utol ko! Utol ko! Putang ina naman, bakit sa inyo pa nangyari to? Bakit sa inyo pa nangyari to, utol ko? Umiiyak niyang sigaw habang yakap-yakap ang kabaong ni Isaac. Noon ay muli din akong napahugulgul ulit ng iyak. Mas madalas akong umiyak kesa sa mama ni Isaac kasi sa totoo lang, nakukonsensya ako. At sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari kay Isa. Kung hindi sana ako nagdrama noong saktan ako ni mama, kung hindi sana ako tumawag sa kanya, kung sana hindi ko siya pinayagang puntahan ako, hindi sana siya lumabas ng bahay nila. Tulog lang siya sana noon. At mas okay na yun kesa natulog na siya ng habang buhay. Sinabi ko sa mama ni Isa na nakukonsensya ako at sinisisi ko ang sarili ko, pero ang sabi niya, huwag mong sisihin ang sarili mo, Dari. Lahat na nangyayari sa buhay natin ay kagustuhan ng Diyos. Talagang oras na lang talaga siguro para bawiin siya sa atin. Tatlong araw lang binurol si Isaac at iyong araw ng libing niya ang pinakamahirap para sa akin. Noong binababa na ang kabaong niya sa hukay sa Memorial Park, pakiramdam ko hinihigop na rin ng hangin ang hininga ko. Hindi ako makahinga. Hanggang sa sumigaw na lang ako ng malakas, isinagaw ko ang pangalan ni Isaac. Bumait ang magulang ko sa akin noon. Laging nandyan si mama para kausapin ako buong bakasyon na yon. Hinahayaan din nila akong umalis para dalawin ang puntod ni Isaac o maglibot sa bahay ng magulang niya.
Isang araw noon ay nasa likod kami ng bahay nila. Kasama ko ang mama niya. Bigla akong napaluha. Naalala mo na naman si Isa? Opo. Dito daw po kasi sa lote na to, magpapatayo siya ng bahay namin. Dito daw po kami bubuo ng pamilya. Tatlong anak na pagtatapusin namin ng college. Ang damot naman ng Diyos. Di man lang niya tinupad yung pangarap namin. Simple lang naman yun. At mabubuti naman yung kaming tao. Lalo na si Isa. Pero bakit siya pa? Hanggang ngayon po hindi ko matanggap. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Bakit siya kinuha sa atin? Mahirap umahon mula sa pagkakalugmok sa kalungkutang yun, Kuya Bono. Kahit anong gawin kong pasayahin ang sarili ko, hindi ko magawa. Sandali mawawala siya sa alaala ko at matutuon sa ibang atensyon ko, pero kapag naalala ko siya, luluha lang ulit ako. At akala ko habang buhay na akong ganun, pero dumating ang isang araw na nagbago ang lahat. Buwan ng Abril 2019. Napansin kong hindi pa ako dinadatnan. Regular ang menstruation ko, Kuya Bono, pero that month, na-delay talaga. Bumili ako ng P-ticket, 4. At iisa ang naging result. Buntis ako. At sa halip na matakot ay natuwa ako. Sinabi ko kaagad kay mama. Nalungkot siya pero sabi ko, "Mama, hindi ka dapat malungkot dahil magkakaupo ka na." Tinawagan ko din ang mama ni Isaac. At masaya ito at ang sabi niya, "Huwag daw ako mag-alala dahil hindi nila ako pababayaan sa pagbubuntis ko at lalo na kapag niluwal ko na ang anak namin ni Isaac." Totoo daw ang suporta nila sa amin. Nag-enroll pa rin ako, Kuya Bono, kasi hindi pa naman halata ang tiyan ko noon. Sabi ko kailangan ko magtapos para sa mga anak ko. Mga kako, kasi later on ay nalaman kong kambal ang nasa sinapupunan ko. Hindi ko pa rin maiwasang mapaluha sa school noon dahil marami kaming memories doon ni Isa. Minsan, napapalingon ako sa bintana. At ini-imagine ko si Isa na nasa labis ng bintana at nagpa-flying kiss sa akin. Namimiss ko rin ang pagkiliti niya sa akin, lahat ng tungkol sa kanya. December 17, 2019, isinilang ko si Asha at Isaac Jr. Babae at lalaki sila, Kuya Bono, na napaka-cute. Sila ang buhay at kayamanan ko ngayon. Sa kanila nabubuhay ang alaala ng forever kong si Isaac. Forever ko siya, Kuya Bono, dahil desidido akong hindi na ulit ako magmamahal ng ibang lalaki kahit na magna-19 pa lang ako sa May 2021. Sa kambal ko na lang ibubuhos ang panahon at buong buhay ko. Pabor sa akin ang online schooling kasi nag-aalaga ako ng mga anak ko. Pero kapag face-to-face na ulit, ay alam kong hindi ako mamomroblema kung sino ang mag-aalaga sa anak ko dahil marami sila. Ang Lola Tessie at Lola Nora nila, isama mo na rin sina Ninang Lizette at Ninang Sylvia. Speaking of Sylvia, nagsasama na sila ni Dario. Nagtatrabaho si Dario while si Sylvia ay nag-aaral at may business din sila. Malaki na ang anak ni Sylvia na inaanak ko rin siyempre sa binyag.
Si Lizette naman ay single sa oras na ito na sinusulat ko ang kwento ko. Nakipag-break siya kailan lang sa ika-17 niyang boyfriend. Si Cedric naman ay napapabalitang may karelasyon na bakla. Siya ang tampulan ng tukso namin noong sabay-sabay kaming dumalaw sa puntod ni Isaac. Ang biro noon sa kanya ni Dario, "Pre, edi natupad na pala yung pangarap mo, no?" "Anong pangarap?" maang natanong ni Cedric. "Yung ma-divergenize ka sa puwet." Masaya na ulit ako, Kuya Bono. Tanggap ko na nasa piling na ng iba ang mahal ko, si Isaac. Nasa piling na siya ng Diyos. At habang naghihintay ako na muli kaming magkasama, ay aalagaan at mamahalin ko lang muna ang mga anak niya. At sisikaping mabigyan ng magandang kinabukasan gaya ng pangarap ni Isaac para sa kanila. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, ang kwentong ito ng buhay ko. Maraming salamat sa pagbabasa and thank you din sa mga makakarinig nito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Darianne. Kailangan ko ikaw dito sa piling ko. Kailangan ko matama ang pag-ibig mo sa bawat oras na di ka nakikita para pagkaibigan ng nadarama o giliw na sangka. Bakit lumisan ka? Paano nang puso kong nag-iisa? Darianne, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig dito sa DKB. Ramdam ko na mahal ka ni Isaac, Darianne. Kaya't naniniwala ako na hangad niya ang para sa ikabubuti mo, para sa ikaliligaya mo. At sa tingin ko, kung dumating ang pagkakataon na ikaw ay iibig muli, makatagpo ng isang lalaking karapat-dapat, ay pwede mong buksan ulit ang puso mo, hindi ba? Upang meron kang makatuwang sa iyong pagtanda, makatuwang sa buhay. At alam kong mauunawaan yon ni Isaac sapagkat mahal ka niya. Pwede mo namang ingatan ang mga alaala niya sa puso at isipan mo forever.
At pwede mo pa rin angkinin na siya ang forever mo. Forever sa puso mo. Muli, maraming salamat for sharing your story to DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love 2, at sa lahat mga kahugot. Thank you so much sa mga muling umantabay at naglaan ng oras para sa ating programa. Hanggang sa muli, muli tayo magkakarinigan para sa panibagong kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Ingat kahugot, stay safe. God bless us all. Subscribe.